Ayan, good morning sa inyo lahat. Happy birthday to me. Birthday ni Trabahador ngayon. Anong inyong regalo? Ayan, magluluto tayo ng panghapunan na to kasi galing pa ako sa trabaho. Nagkameron ako ng extra 2 oras. Sayang naman kung di natin papasukan. Ayan, dito natin luluto sa gata. Ayan ang ating luluto ngayon. Lagyan natin sa konting tubig. Dalawa natin ito. Ayan ang ating luluto. Pagluluto tayo ng ginataan ano? Hulaan nyo kung anong luluto. Ha? Ganito ang pagluluto ng ating ginataan. Ganito ako magluto ng ginataang alimasag. At talagyan natin siya ng sumpo. Ayan, ganito ang pagluluto mga katrabahador. Pabubulakin natin ang ating gata. Ayan. Ligyan natin siya dito. Ayan siya ang ating ngayon, lalagyan natin siya ng kamatis, ano? Pag ako nagluluto niya, lalagyan natin siya ng kamatis. Ayan, ang ating kamatis ay nahugasan na yan, malinis na siya. Ayan. Pag kumulo na yan, saka natin lalagyan natin ang ating sibuyas at bawang. Ayan, pagluluto ng ating ayan, lalagyan natin siya ng kamatis. Okay. And then pagkakumulo na, saka lagyan natin siya ng sibuyas, bawang at pamienta. Ayan. Unahin natin ang gata. Madali lang naman maluto ang ating hipon at ang ating alimasag. Ayan. Pag magluluto tayo niyan, kailangan lagyan natin siya ng vegetable. Ayan, vegetable. At lagyan natin siya ng para paglagay ng ating alimasag at ang ating konting asin. Ayan. At lalagyan na rin natin po siya ng pamienta. Ayan. Okay. Ayan, kumulo na siya. Kasi 10 minutes lang luto na ang ating alimasag eh, no? Kung magluluto tayo ng ating ginataan, huwag po tayo maglalagay ng taklob. Kasi po, pagkalagay natin ng taklob ang ating ginataan, hindi siya, ang tendency niya, lalabnaw ang ating gata. Kailangan wala pong taklob. Ayan po natin siyang kumulo. Ayan. Ihulog na po natin ang ating sibuyas at bawang. Ayan ang ating menu. Yan po ang paber, yan po ang aking handa sa birthday. Hindi po handa. Wala kasing pera si trabahador. Ayan. Ayan ang ating bawang. At ang ating 2 buong sibuyas. 4 pirasong botel na bawang. Ayan. Ganyan ang pagluluto ng ating ginataan. Tignan nyo mabuti. Ayan. At lalagyan po natin siya ng huwag po natin kalilimutan, huwag po natin siya kalilimutan ang ating nor, ang ating dadok. Ayan. Ayan ang ating menu for today. Lagyan po natin siya ng konting tubig kasi baka po umalat ng konti. Ayan ang ating ginataan. Ayan. Kasi po, napakarami po ng gata. Sobrang lapot. Tsaka lagi po natin siyang mahaluin. Ang ginataan po kasi, masarap ito pagka may kamatis. Ano?
Yan, hugasan natin ang ating crabs. Ang ating tawag dito ay alimasak. Ayan po, hugasan siya natin ng husay para luto-luto siya at pagluto ay malinis. Ayan, ito ang ating crabs. Ito ang ating crabs. Ayan, one. Hugasan pa natin ito ng husay. Ito po ay binili ni Kuya Ruben. Wala pa itong bayad, hindi pa nababayaran kasi nga po at ako nag-extra sa trabaho. Ay nakisuyo lang ako kay Kuya Ruben. Mabutit meron. Ayan, hugasan natin mabuti ang ating alimasak. Okay. Ayan, ang ating alimasak. At ang pinakamasarap nito ay ang sipit ng alimasak. Hindi lang natin alam, siguro panahon pa ng alimasak ngayon, baka tinitaba. Ayan, hugasan po natin mabuti ang ating sugpo. So sa ating sugpo, hipon. Ayan ang ating hipon. At ilalagay natin ang ating sugpo. Ayan, ang hipo natin. Ayan, ang sugpo. Ilalagay natin. Ayan, ang ating ginataang alimasag. At ang ating may halong sugpo. Ayan po ang ating menu for today. Ang ating paghahalo ay ito. Ayan, para malasa na po siya kasi nilagyan natin siya ng ingredients. Nilagyan na po natin siya ng sibuyas, bawang, kamatis, pamienta. Ayan. Ito ay tatakluban natin ngayon. Ngayon, pag mapula na siya lahat, saka natin alisin ang taklob para malapot na malapot ang ating gata. Ayan ang ating alimasag. Ayan. At gratis sa'yo, Kuya Ruben, mabuti meron. Pagbalik ko na ang bayad dito sa'yo. Pagpunta mo na rito. Ayan ang ating alimasag. Ano? Okay. Tikman natin ang ating gata. Kung may lasa, kung meron na okay na to, hindi natin dadagdagan. Okay. Meron pa tayong kulang na konti. Ang kulang natin ay ang pamienta. At ang kulang pa natin dito ay konting asin. Okay, ayos na yan. At ngayon po ay tataklubahan natin para hanggang ibabaw makuluan siya. Ayan, ito nagluto ako kahapon ng arroz caldo. Ayan, ang dami pa arroz caldo. Ayan ang ating menu for today. Menu for birthday. Wala po kasi yung trabaho sa trabaho ngayon. Diyan na yun. Kasi wala pa yung wala. Tapo na lang yun. Ayan ang ating menu. Ayan. Haluin natin siya. Para parehas ang pula ng ating crabs. Ayan.
Kawawa naman siya kasi buhay pang crabs natin ano, ang ating alimasag. Ayan ang ating menu for today. Yan ang handa ni trabahador, yan lang kasi may pasok pa si trabahador mamaya 3 oras. Ayan. Taklo ba natin? And then pagka mapula na sila lahat, 10 minutes, okay na yan, luto na. Lagyan pa natin siya ng kalahating nor cubes. At magsasain tayo. Ayan ang ating nor cubes. Kasi ang nor, napakasarap nito sa ating ginataan. Ayan ang ating nor. Siguro naman alam nyo kung gaano kasarap ang ating niluluto ngayon. Ayan. Kaya ginaganto ko to para matunaw ang ating nor sa ilalim. Ayan. Ayan po ang ating crabs. Kung sa atin ito ay alimasag. Ayan, napakalalaki ng alimasag natin. Ayan. Takluban po ulit natin siya, no? Para mapuluan ang ating ibabaw. Kasi ilagyan po ng panibagong nor. Ayun, tamang lasa ngayon. Yan ang tamang lasa ngayon. Ngayon, ay wala pa tayong sinain, wala pa tayong lahaw. Wala tayong bahaw. Walang kanin. Okay, magsasain pa tayo. Ayan mga katrabahador, ang ating menu for today. Ang ating ginataang. Ayan ang ating ginataang mga katrabahador. Napakasarap po ng ating niluluto ngayon. Shout out nga po pala sa Papandayan, Aplaya, Kinabigan, Mataas na Bayan. Ayan po, salamat po sa yung pagkatangkilik nyo sa aking YouTube channel, Trabahador Mix Vlog, sa walang sawang pagla-like, share, and comment. Yun lang po, ayan, ang ating menu for today. At God bless nga po pala sa inyo lahat, at God bless sa bawat isa sa atin, at ingat po tayo palagi. Ayan po. Ayan, malapit na tayong makaluto ng ating ginataan. Ayan. Kung totoo, siluto na po siya, no? Pero lagyan pa natin siya ng another 5 minutes. Ayan ang sinasabi ko, huwag na tayong magtataklo ngayon para ang gata, maluto na lang siya at lumapot. Ayan po ang sinasabi ko. Ayan. Ganyan ang pagluto ng ginataan. Halo-halo tayo sa gitna, ayan, para laging hindi dumikit sa ilalim ang ating gata. Ayan. Pagka yan po ay medyo nagmamantika-mantika na, yan ang pinakamasarap. Pero napakasarap din ito yung may maiisabaw ko sa kanin. Ayan ang ating almasag. Ayan, ayan natin siyang kumulo. Ayan po mga katrabahador, kitang-kita nyo ang ating niluluto ngayon.
Ayan. Ayan, katrabador ang ating menu for today. Ayan po ang ginataan natin. Anong masasabi niyo sa aking ginataan ngayon na niluluto? Kailangan po, kung tayo magluluto ng ating ginataan, huwag po natin tatakluban para ang tendency po ng ating gata ay lumapot. Ayan. Kasi pag may taklub po ang ating ginataan, hindi po yan lalapot, kundi lalabnaw ang ating gata. Kaya kailangan po tayo magtataklub. Huwag natin tatakluban. Ayan, pagluluto ng gata. Tingnan nyo, ang lapot na niya. Pagka may taklub yan, kasi lumilinaw ang ating gata. Ayan. Napakasarap ng ating ginataan. Ngayon, kita nyo na kung paano pagluluto ng ginataang alimasag with sugpo. Ito po ay 20 euro. Ang laman ng 20 euro ay siyang mga 13 piraso na alimasag. Ayan. Ayan, malapot na siya. Oh. Ganyan ang pagluluto ng alimasag. Kailangan haluin natin ang gitna. Maging kahit ano man ang ating gataan, huwag tayong magtatakluban, no? Para lumapot ang ating gata. Kasi pag tinakluban natin yan, hindi siya lalapot. Ayan, mga katrabador. Ayan, maraming salamat po. At God bless po sa bawat isa sa atin. Ayan, samahan niyo, Trabador. Kakain tayo. Okay. At ingat po tayo, lalo-lalo na yung mga ka-OFW ko dyan sa Middle East. Kung saan mong bansa po na may gera, ayan po, ingat po tayo. At God bless po sa bawat isa atin. At talagang ingat po palagi tayo. Saan man tayo pumunta ng sulok ng daigdig. O saan man tayo sulok pumunta. Okay. God bless po muli sa bawat isa atin. Okay, bye-bye.